ba talaga ang tunay na kwento tungkol kay Ninoy Aquino na hindi siniwanag sa mga history books at iba pang mga dokumentasyon? Mga minamahal kong kapatid, ang tunay na kwento ni Ninoy Aquino ay isang halimbawa ng malaking katayduran na maaaring gawin ng isang tao laban sa kanyang sariling bansa. Minsan sa ating kasaysayan ay nangyari ang hindi inaasahan ng marami. Ito ay nangtangkain ng mga komunistang grupo na sakupin ang ating pinakamamahal na bansa at tangkain na pabagsakin ang ating demokrasya. Ang pangyayari na ito ay umusbong sa panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. At ang sikretong tao na nagumpisa nito ay si Ninoy Aquino. Paano ko nasabi na sangkot dito si Ninoy Aquino? Bueno, dahil nanggaling mismo sa bibig ni Jumasisor, isang kinikilalang opisyal ng MPA, na siya ay bata di umano ni Ninoy Aquino. Kung hindi ka pa rin kumbinsido, kapatid, ay may ipapahayag pa akong ibang ebidensya na naidokumento noon. Ngunit, mabilis na pinagtapan at pinasinungalingan ng mga kaalyado ng mga Aquino na di umano ang dokumentong iyon ay may pagpapahayag mula sa isang dating membro ng MPA tungkol sa kanyang nasaksihan na pinayagan ni Ninoy Aquino si Dante, ang commander ng MPA noon, na malayang lumipat at maparito-parito sa kanyang asyenda Luisita kasama siya sa kanyang pagbabalik mula sa isang pagbisita sa China, at binigyan niya si Dante ng isang kopya ng Red Book nito. Sa mga hindi nagkakaalam na dapat inyong malaman, siya ay yung lumawang kongresista na si Jose Yao, ang malapit na kalyado ni Ninoy Aquino sa kanila. Siya rin ang peace negotiator ni Cory Aquino sa CPP. Mga minamahal kong kapatid, ipinigay ni Dante kay Aquino ang isang arm base bilang pagsatayon kay Ninoy Aquino tungkol sa pagtutong nito sa pamamalakad ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ang koneksyon ni Dante kay Jose Maria Sisuhan at ng CPP ay nagpahayag kay Ninoy Aquino na posibilidad na palawakin ang kanyang base ng Armado Suporta hanggang sa ang bilang nito ay maging kumpansa support. Lingid sa kaalaman ng karamihan, noong October 1968, nagkita si Ninoy Aquino at Juma Sisuhan at pinag-usapan kung gaano kalaki ang kanilang problema tungkol kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. At sinaya Aquino at Rodolfo Salas na halilin ni Dante bilang pinuno ng MPA ay nagayos ng pulong sa pagitan ni Juma Sison at Dante. To make the story short, di nagtagal ay maraming tao silang naikaya para sumalis kanilang kilusan. Nakuha nila kadalasan ay ang mga kabataan sa pamamagitan ng black propaganda tactics na sumalis sa kanila. Dahil ang salitang komunismo ay labis na pinabango nila sa paninig ng mga nire-recruit nila. Sinabi nila na ang komunismo ang tunay na kalayaan ng bansang Pilipinas. Oh boy! Ngunit ay hindi nila alam. Ang hindi nila alam na mga naguguyo nila na pag nanalo ang komunismo sa bansa ay parang magiging katulad tayo ng sinapit ng North Korean War na nagdusan ng gusto dahil sa komunismo. Mga minamahal kong kapatid, binaglaon ay nagkaroon ng tinatawag na Philippine War. Ito ay sa pagitan ng gobyerno at komunistang grupo. Tinangka ng mga komunista na ito na pabagsakin ang Raymond Marcos sa kumpi ng bansa at pabagsakin ang demokrasya, at naging malagkanap ang labanan na ito sa pagitan ng gobyerno at mga magkakaliwa. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagtagal na pumuno si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa ating bansa. Napakalagi kasi ng banta ng NPA. Tumagal si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ng 20 years sa kanyang paninungkulan dahil kinakailangan nilang masugpo ang komunistang grupo na ito. Dahil kung hindi, ay magiging komunista ang ating bansa. Iyan ang katotohanan. Sunod-sunod na pag-atake ang ginawa ng mga magkakalimang grupo na ito sa ilang lugar sa ating bansa. Namiminsala sila ng mga tahanan. Kumikitil sila ng mga inosenteng buhay na ayaw tanggapin ang kanilang ideolohiya. At ang malala dito ay suportado pa sila ng bansang China noon na tumulong sa kanila para armahan ang kanilang mga kasapit, gabi ang mga malalakas na kalibre ng mga armas. Ang mga impormasyong ito, kapatid, ay hindi naitala sa mga libro ng kasaysayan ng Pilipinas. At dahil sa labis na pinsala na idinudulot ng pakikipaglaban sa mga makakalimang grupo na ito, ay nagdesisyon si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na magtalaga ng martial law sa ating bansang Pilipinas. Nangyari pa ang isang insidente ng pangbomba sa Plaza Miranda noon. Habang nagkakaroon ng pagtitipo ng mga kalyado ni Ninoy Aquino, maraming buhay ang nawala dahil sa insidente iyon. At
at marami rin ang sugatan. At di umano, ang unang sinisinuunan si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero, nagbago ang lahat nang magbigay ng pahayag ang ilan sa mga nahuling NPA na ang pasimuno ng pambubomba na iyon ay si Ninoy Aquino. At muli, ay hindi na naman ito nalathala sa mga aklat ng kasaysayan. Dahil sa Martial Law, ay mas lalong umigpit ang ating militar. At dahil dito, ay nahirapang lumaban ang gusto ang mga komunista na binunoo ni Ninoy Aquino. Hindi totoo na may mga inosenteng napapaslang ang mga militar natin, oh. Dahil ito ay black propaganda lamang. Black propaganda lamang na inimbento ni Ninoy Aquino para sirahan ang Martial Law ng Rehimeng Marcos. Ang lahat ng taong nasasakote at napapaslang ng mga militar ay pawang mga komunista na nagtangkang pabagsakin ang ating bansang Pilipinas. Dinaglaon ay napabagsak ang Rehimeng Marcos, ang grupo ng mga komunistang ito. Marami ang napaslang ng mga kasundaluhan sa inkwentro. Ngunit, doble ang pinsalang inabot ng mga komunistang grupo na iyo. Humina ng gusto ang puwersa ng mga makakalawang grupo na ito. Dahil sa lakas ng sanggatang Pilipinas na tinuloy. Dinaglaon ay napatunayan ng ating bansa ang ginawang katayuan ni Ninoy Aquino. Nasakote siya at nahatulan ng kamatayan. Ngunit, hindi ito natuloy. At sa halip ay nakulong na lang siya ng ilang taon. At dahil sa tinaglay nitong karamdaman noon, ay pinadala siya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa ibang bansa para ipagamot. Ang lupit, hindi nga ba? Kung nagtagumpay si Ninoy Aquino na gawing komunista ang bansa natin, ay malamang, iba siguro ang takbo ng ating bansa ngayon. Marahil ay di lalayo sa kalagayan ng North Korea ngayon. Kaya, maling-mali na tawagin isang bayani si Ninoy Aquino. Siguro bayani ng mga makakaliwang grupo pwede ba? Pero, ang tawaging bayani ng demokrasya ay maling kalukuhan at bawang mga mangmanglang ang naniniwala dito. Oh, naging utu-utu ang mga Pilipino noon dahil sa mga mabubulaklak na mga salita mula sa mga Aquino. Pero, hindi naman. Buksan na natin ang mga nakapilit nating paunawa. Si Marcos, ang tunay na bayani, hindi si Ninoy Aquino. Noong November 25, 1977, nahatulan ng death penalty si Ninoy Aquino Jr. dahil sa kaso ng murder, subversion, at illegal possession of firearms. Ito ang totoong kasaysayan na pilit itinago ng mga dilawan ng mahabang panahon. At sa lahat-lahat ng mga kasamang ginawa ni Ninoy noon, ay isa lamang ang sigurado at totoo. Si Ninoy ay hindi isang bayani. Oh boy, nasaktan ka ba kapatid? August 21, 1993 ay kilala sa kasaysayan ng Pilipinas bilang Binigno Ninoy Aquino Day. Ito ang araw kung saan pinatumba ng bala si Ninoy sa paliparan ng Maynila na pagkatapos ay isinunod sa pangalan niya. Mahigit 3 taon nang naka-exile sa United States ang tahasang kritiko ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na si Ninoy. At binalaan pa nga nating Pangulong Ferdinand Marcos si Ninoy noon na huwag nang bumalik sa Pilipinas dahil nasa sa panganib ang buhay nito. At kung pipilitin pa rin bumalik sa Pilipinas, ay malaki ang tsansa na iyon na ang huling tapak ni Ninoy sa ating mahal na bansa. Sa huli ay bumalik ng Pilipinas si Ninoy at nagkatotoo nga ang hinala ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Isang bala ang tumapo sa buhay ni Ninoy. Ito nga ang naging mitsa ng pagkakaroon naman ng interpretasyon ng mga Pilipino tungkol kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Isinisi ng mga kalaban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos ang insidente na ito. At sa huli ay hinirang na bayani ng Pilipinas si Ninoy. Pero, bayani nga ba talaga si Ninoy? Alam mo ba na ang sinasamba at itinuturing na bayani ng ibang mga tao na si Ninoy Aquino ay isa palang traidor ng bayan? Ito ang katotohanan. Halika at ikukwento ko sa iyo ang tunay na dahilan kung bakit nakulong si Ninoy Aquino at kung bakit nahatulan ng korte si Ninoy at ang kanyang mga kasamahan ng kamatayan. Alam nating lahat kung paano natapos ang kwentong iyon ng buhay ni Ninoy. Pero ang hindi gaano alam ng maraming Pilipino, lalo na ang mga kabataan, ay ang mga pangyayari na nagbunsod sa kanya na lisanin ang Pilipinas. Di nagtagal matapos na madeklara na dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Martial Law, si Ninoy Aquino ay kagad na nahuli
at ikinulong noong 1977 dahil napatunayan sa korte ang ginawa niyang pagtataksil sa bayan. Hindi lihim sa atin na ang dalawa ay may higpit na magkaaway sa politika at nang masuspende ang writ of habeas corpus, bunga ng batas militar, si Ninoy Aquino ay isa sa mga unang mga taong inaresto sa mga kaso ng subversion, illegal possession of firearms at murder. Napatunayan sa harap ng hukuman na siya ay isa sa mga founder ng Partido Komunista ng pagtulong sa pananalapi sa mga rebelde at supresibo at pag-oorganisa ng marahas na mga demonstrasyon laban sa gobyerno. Ito ang katotohanan. Nakatala sa ating kasaysayan ang nangyaring pagdilitis na ito kina Ninoy at sa mga kasamahan niyang si Joe Masisor. Malinaw na malinaw na itinuro ng ilang miyembro ng magkakaliwang grupo na CPP-NPA si Ninoy bilang founder ng kanilang samahan. Kaya, paano naging bayani ng Pilipinas itong si Ninoy? Muntik nagang maging komunista ang sistema ng ating bansa dahil sa lalaking ito. Kapag nagkatawan, kung natuloy ang plano ni Ninoy na gawing communist country ang Pilipinas, ay tiyak na maghihirap ng lubusan ng ating bayan. Alam mo ba na ayon sa batas ng isang komunistang bansa, ang lahat ng bagay, partikular na ang mga business, ay pag-aari ng komunistang gobyerno at hindi kailanman maaaring ariin ng isang pribadong grupo o individual. Ang lahat ng capital resources tulad ng pera, properties at iba pang mga physical assets ay pagmamay-ari lahat ng Estado. Bawal ang private ownership sa isang bansa na nasa ilalim ng komunistang gobyerno. Dahil dito ay may mas mataas na panganib ang pang-aabuso para sa monetary purposes, kapangyarihan at control. Malaki din ang tsansa na ituloy ng isang tao ang kanyang sariling personal agenda. Ang mga tao sa pinakamataas na antas ng pamahalaan ang siyang kumukontrol sa mga mapagkukunan na nangangahulugang maaari silang magpasya sa isang igla kung ang isang tao ay karapat-dapat o hindi tumaga ng isang bagay. Ibig sabihin, walang ibang asenso sa isang komunistang bansa kundi ang gobyerno lamang ito. Ang lahat ng kita, pati na mga likas na yaman ay tahasang kakamkamin ng komunistang gobyerno dahil ang pinakaunang prioridad ng isang communist government ay palakasin ang kanyang pwersang militar. Ang mga normal na mamamayan ay walang karapatang magreklamo kung magkano ang itaas na sweldo ng pamalaang komunista. Ito ang nais na mangyari ni Ninoy. Kapag nagkataon at napasakamay niya ang Pilipinas, ay tiyak na lulubog tayo sa labis na pagdurusa habang si Ninoy at ang kanyang pamilya ay nagpapakasasa sa yaman ng bansa. Ngayon kapatid, sabihin mo sa akin, matatawag ba na bayani ang isang taong muntik na magdulot ng kamalasan sa ating bansa? Bukod dito, kapag naipatupad ang komunismo sa ating bayan, ay malaki ang tsansa na alisan tayo ng kalayaan sa pagsasalita. Mas prioridad ang pangangailangan ng gobyerno kaysa interes ng lipunan. Ito ang patakaran sa komunistang bansa. Ibig sabihin, ang ideya tungkol sa individual na karapatan o freedom of speech ay hindi kasama sa mga prioridad ng isang komunistang gobyerno. Ang dahilan kung bakit sinusupin ang karapatan ito ay para hindi mawala ang mga nasa kapangyarihan. Kung kaya may mga paghihigpit na ginagawa sa mga individual na pagpapahayag, journalism, pati na rin sa ibang mga grupo na kumikwisyon sa gobyernong komunismo. Ibig sabihin, ang tinatamasan nating kalayaan na sabihin ang nais natin sa gobyerno ay hindi kailanman itutolerate sa isang bansa na nasa ilalim ng gobyernong komunismo. Ibig sabihin, kahit anong gawing pang-aabuso ang gawin ng gobyerno, ay wala kang karapatan na maglabas ng reklamo o magrali. Hindi ka pakikinggan dahil ang tanging tama naman dito ay walang iba, kundi ang gobyerno na sa ilalim ng komunismo. Ito ang tunay na walang freedom of speech. Hindi yung ginawang pagsasara ng pamahalaan sa ABS-CBN. Para sa inyong kalaman, pinasara ang ABS-CBN hindi dahil pinigilan ng gobyerno na makapagpahayag sila ng balita, kundi dahil sa patong-patong na anomalya at irregularidad sa kanilang istasyon. Isa pa, ang mga media mula nang mapatalsik sa pwesto sa dating Pangulong Ferdinand Marcos ang siyang isa sa may malaking kasalanan. Bakit bumango na bumango ang pangalan ni Ninoy at ng buo niyang pamilya? Mga minamahal kong kapatid, panahon na para burahin ang maling kasaysayan na itinala sa mga libro na siyang lumasol sa isipan ng maraming Pilipino. Kahit kailan ay hindi naging bayani si Ninoy Aquino at kahit kailan ay hindi siya namatay para sa bayan. Dahil simulat sa pool, noong una ay puro pansarang interes lang naman talaga ang nais ni Ninoy Aquino.
si Ninoy ay isang ganit, isang mantsa,